What do you prefer? Steroids inject or D-anabol capsule steroids, and why? Whoop! Liwanag! So, what's good guys? My name is Sean. Welcome to another video. Film ko na ngayon yung ano guys, yung episode 3 ng Juicy Questions, since long overdue na to. Medyo matagal-tagal na since nagawa akong episode, medyo natambak yung mga questions. So, eto, hanap tayong tanong dito sa phone. Teka, may nagpapa-shoutout si... Basta ipa-flash ko yung lahat ng ano dito sa ilalim ng mga pusa ko or dito. Kung saan man. Ayan, may nagpapa-shoutout. Si Allen Josiah TV. Pa-shoutout po ako. Ako yung nagtanong sa YouTube channel mo po. Shoutout sa'yo, boy. Ayan, shoutout sa'yo, man. Tapos, ito si Gab. Pakasalan mo na si Neg. Neg, sexy mo na. Tangin mo, Gab. Ayan. Next question. Totoong question na to, man. Galing kay J. Francis Silao. Ah. Ayan. Ito yung tanong niya. Ano meaning ng PR Idol? Personal record, boy. So, yun yung personal best mo sa lifts. Either bench press, overhead press. Basta, lahat ng lifts mo, lahat ng binubuhat mo, kung nakakaset ka ng PR or personal best, yung, for example, bench press. 100 pounds lang yung kaya mo, pero dinagdagan mo ng, ano, 50 pounds. So, 150 yung nabuhat mo. Yun na yung pinaka PR mo, PR. Parang yung one rep max mo, personal record, man. Ayun, si X, siya yung madalas mag-break ng PRs, lalo na sa deadlifts. Ayun. Ano yung meaning ng PR? Teka, hanap pa tayong tanong, boy. Eto guys, next question. Galing kay Job Ano Nuevo. Uy, shoutout sa'yo, man. Nanonood ka pa pala. Idol, pwede ka ba mag-gain ng muscle sa calorie deficit at maintenance? Mas effective ba talaga sa surplus? Thanks. Oo naman, pwede. Pwede as long na nakakapag-apply ka pa din ng progressive overload, man. So, mag-progress ka lang sa lifts mo. While on a deficit or maintenance, kayang-kaya. Kaso, kaya sinasabi nila na mas effective yung surplus. Which is true. Kasi, you're in a caloric surplus, meaning, yung mga calories, di ba? Meaning ng calories, energy. So, mas marami kang pinapasok na energy sa katawan mo. So, mas malakas ka. Mas malakas yung, mas marami yung ma-exert mong effort sa gym para makapag-apply ka ng progressive overload. Tangin ng kamay. Yan! Ayan. Kaya mas magandang talaga mag-gain ng muscle pag nasa calorie surplus ka, men. Ayun. Pero pwede sa maintenance at deficit. Not unless yung deficit mo is sobrang baba na. So, ayun. Pakilala ko lang yung mga pusa ko sa inyo. Itong puting black na to, si Bola Trick. Yan, si Pongkan, yung orange. Like and subscribe, tsaka yung bell, ding ding ding, para may pangkain sila, boy. Ayan. Galing kay Errol Jimenez. Mas okay ba unahin yung isolation before compounds? Hindi, boy. No, boy. Pag inuna mo yung isolation, boy, mas mataas yung tendency na pag compounds na, ubus ka na. Kaya, eto kasi yung logic niyan. Compound exercises, mahangin, are exercises na nag-i-involve ng two or more joints. So, for example, squats. Ang daming joint na nagagamit dyan. Wherein isolation like cable chest flies, pec deck. Diba? Ito lang. Itong joint lang na to. So, mas magandang mag
una ka ng compounds, lalong-lalo na yung 3 kings, squats, bench, and deadlift. Kasi doon ka mas makakapag-apply ng progressive overload, man. More strength equals more muscles. Yan yung logic doon. Siyempre, kailangan pa rin yung isolation. Parang yan yung cherry on top sa mga compound. Pero pang last. Siguro mid-workout doon kayo mag-apply. Depende sa programming nyo. Ayun. Never ka mag-una ng isolation. Not unless yun yung sabi ng coach mo na may experience na. Pero ako, never. Yun sagot sa tanong mo, boy. Errol Jimenez, shoutout sa'yo, man. Oh, galing kay JR Pabalan Vlogs. Ito yung tanong niya. Noon ka makasaling supplements keteng Pampanga eke Kasibalu yung tanong niya. Basically in Tagalog, saan daw nakakabili ng supplements dito sa Pampanga, men? Yung supplements dito sa Pampanga, napakadami niyan. Merong Nutri-Depot sa SM Clark, sa Nepomart, madami nagtitinda doon. Doon sa, at alam niyo yung kung taga Angeles kayo, eto yung New Point, tapos eto yung Nepo Mall, tapos merong palengke doon, yung dating palengke lang, tapos ngayon may mga glass and ek-ek na yung Nepomart. Doon, maraming nagtitinda ng supplements doon. Nakalimutan ko yung shop eh. Doon ako bumibili dati yung pero si Kuyang Bading, yung Bading mabait 'yon. Daming tinitinda, mga imported chocolates, mga imported Delata supplements doon sa Nepomart. Tapos saan pa ba? Nutri-Depot sa Nepomart. Dati kasi meron dito sa intersection sa May San Fernando, kaso nagsara. So, yun lang. Huwag kayong bibili sa suggestion ko ha. Huwag kayong bibili sa GNC. Kasi napakamahal ng supplements ng GNC. Tapos sa Tobis, mahal din. Tsaka sa Chris. Tobis Sports, Chris Sports. Hindi ko sila sinisiraan, men. Pero kung cost-effective, yung pang-economic lang yung budget nyo, bili kayo sa mga supplements store talaga. Nutri-Depot. Ay, merong tawag doon? Waking ba yun? Waking supplements yata sa may Angeles din, sa Pandan. Ayun. Sa malapit sa Marquee Mall, meron. Ayun. Ito, boy. Marami doon. Takal ka rin, boy. Sali na ko. Mantandagol ka. Ayun, next question, hanap tayo. Eto boy, galing kay Alex Dozee. Bro, si Coach Hipe ba naging coach mo? So basically, tinatanong niya kung si Coach Vince yung coach ko. Hindi, man, parang nakakakwentuhan ko lang si Coach Vince pag minsan sa internet. Pero hindi ko siya coach. Gusto ko nga gusto niya nga mag-vlog yung kasama siya. Tapos yayain daw lahat ng batang hippie. Kaso, di ba, nandito tayo sa Pampanga siya. Dun sa Manila. Kaya di pa nasiset. Pero sabi niya, pag nadayo daw ako, message ko lang siya. Tapos magsiset siya ng batang hippie training. Pero hindi ko coach si Coach Wins. Parang friend lang, friend. Ay! Kahapon yata, 12-12 birthday ni Coach Vince. So, happy birthday, Coach. Sayang din natin nasungkit yung IFBB Pro. Pero for sure, next year, sure ball yan, Coach. May question na ako. Sino? Topper pala. Sige. Galing kay Topper. Ang question niya, man, is how to lose fat and build muscle at the same time? Paano yung body recomposition? Body recomposition, parang sa akin lang to, tsaka sa mga clients ko. Pero bigyan kita ng hint, boy. Macros magic, man. So,
Ayun, macros. Ito, galing kay Skyler. Pwede bang mag-build ng muscles kahit walang mass or weight? Yes, pwedeng-pwede. Those are just supplements na parang fillers lang sila dun sa totoong diet na kailangan mo ng whole foods, real whole foods. So, sick ka sa chicken, beef, eggs, rice, gulay. Mahihit mo pa din naman yung protein intake mo and caloric intake mo pag kinakain mo yung mga real foods, man. Pero depende sa'yo kung may time crunch ka or kung medyo busy ka, doon pwede kang mag-add ng supplements para hindi ka na mabisi sa prep time. Like, for example, one scoop of whey equals 100 grams of chicken breast. Kasi 100 grams of chicken breast is 30 grams of protein. And yung one scoop of whey has 24 grams of protein. So, 6 grams lang yung kulang. Parang equal parts na sila. Pero, ayun. Sa mass gainer naman, one serving ng mass gainer has siguro almost 1,000 to 1,500 calories. Kaya, ayun. Kung nakabalak ka tapos super hard gainer ka, I recommend you take mass gainer. Kung lalo na kung busy ka, tsaka hindi masyado malakas yung appetite mo. Ayun. Suggestion, you can still gain. Pero, linagyan ko lang ang explanation. You can still gain muscles kahit walang supplements, whey, or mass. Ito. Galing kay CJ Carpio. Question ba to? May marirecommend ka ba na diet tsaka program para sa babalik sa gym? Dati kasi nag-gym ako. Kaso naging busy sa work. At maraming salamat. Define busy boy. Hindi ko kasi alam paano yung pagka-busy nyo. Yung 45 minutes to 1 hour and 15 minutes o 1 hour and 30 minutes kung talagang matatagalan ka. Kayang-kaya namang mapasok yung isang set ng programming mo doon. Pero, 'di ba? Isipin nyo lang. Yung time management nyo, kaya nyong mag-scroll na mag-scroll sa internet, dumudot na dumudot sa cellphone, mag-ML na mag-ML. Pero yung pagbigay nyo ng effort sa fitness and health nyo, din nyo kaya, sabi nyo, lagi kayong busy. Diba? Parang, lang yan, time management lang yan, boy. Pwede ka naman mag-ML habang, pag talagang wala ka nang ginagawa. Pero, ayun. Nasa sa inyo lang time management, pero the real question niya is yung diet. Hanap ka ng diet, either marirecommend kong diet, syempre yung ginagamit ko, flexible dieting, tapos kung surplus ka or deficit, you figure it out for yourself. Kasi hindi ko alam, basing sa picture mo, selfie to. Ayun, tapos yung workout program, I suggest you stick to the basics. Full body, 3-day split, full body. Tapos, naka-focus sa squats, bench, deadlift, and overhead press. So, ayun. Yun sagot sa tanong mo, boy. Sana nasagot ng kompleto. Next question. Tangina. Ito, next question. Ingay ng motor. Nakatuti pa, men. Puti pa yung usok. Next question galing kay Dennis Dominic. What do you prefer? Steroids inject or D-anabol capsule steroids, and why? Ba't ba natatanong sa akin yung mga ganun tanong? Boy, mukha ba akong hindi nati? De, pero wala akong idea dyan, men. Wala akong idea sa steroids kung paano sila gamitin or what. Pero hindi ako magiging hipokrito. May mga kilala ako na gumagamit nyan. See them inject it in action, tapos take it in action.
Yung mga gumagamit, ginagawa nila is combined ng pareho. Yun lang yung alam ko, pero huwag kang magte-take ng steroids, boy. Nakikita ko tong picture mo, napakaliit mo pa. Pwede ka pang mag-gain ng 15 pounds sa frame mo nang hindi gumagamit niyan. Lalo na mukhang bata ka pa, boy. Ano bang goal mo? Maging Mr. Olympia? Kung gusto mo maging IFBB Pro or Mr. Olympia, sige, take it. Na advice ko lang sa'yo. Pero kung gusto mo lang gumanda yung katawan mo, mag-abs, stay natty, man. Maraming benefit yung pagiging natty. And on the long term, hindi ka... Parang yung health mo hindi mako-compromise on the long term, di ba? Kung aesthetics lang yung habol mo and hindi mo naman goal maging Mr. Olympia or IFBB Pro, stay natty. Madaming health risk yan, lalo na kung di mo alam kung ano yung pinaggagawa-gawa mo. Tsaka, I'm natty boys. Di ko lang kiniklaim ng kiniklaim kasi ayoko na makipag-argue. Pero natty pa ako, boy, natty. Masarap kumain, men. Masarap uminom ng alak. Masarap makipag-bonding sa mga kaibigan nang walang iniisip na problema. So, ayun. Stay natty. And regarding sa questions mo, it's a combination of both. So, ayun. Ba't kasi natatanong ako ng ganito eh? Ayun yung sagot ko sa tanong mo. Reset ko lang yung camera, guys. Wala akong internet, ah, guys. Nakaano lang ako. Ayan, nag-search lang ako ng mga tanong para baka akala nyo nag-google ako. Lahat ng gagaling lang dito. Ito, mahirap yung mga tanong nito. Si Michael. Oh, Michael! Lagi mo pinapahirapan yung utak ka! Ito, tatlo yung tanong niya. 3 consecutive questions. Ano epekto ng drop set? Number 1, ano epekto ng drop set? So, kung di nyo alam, guys, yung drop set is parang you work your way up unto the top set. Parang, for example, kaso top set, ha, ito. Bibigay ko kayo ng example. So, for example, 200 pounds na bench press, tapos microplates lang, mga tigta 10 pounds lang yung dadagdag mo. For example, 45 tapos 10, para hanggang 200. Tapos, yung drop set, parang nagde-diminish ka na, nagde-diminish ng weight. For example, one drop set equals 5 sets in total. Pero 1 set lang yun counted. Parang, for example, you rep the first drop, 5 reps, tapos second drop, 6 reps, third drop, 7 reps, and so on, parang ganun hanggang maubos mo yung sarili mo. So, for me, drop set, hindi ko siya masyadong ginagawa, pero effect ng drop set is for muscular endurance, tsaka para talagang ma-utilize mo yung maximum pump, yung maximum blood flow sa mga muscles mo. Maganda yan for muscular endurance, tsaka para dagdag intensity sa mga workouts. Pero ako hindi ko siya ginagawa, man. Ayun, drop set. Second question niya, bro, tanong ko lang, ano solution mo sa plateau? Bigyan na lang ako ng case, ha. For example, ano to? Weight loss plateau. Either you deload or mag-deload ka muna sa lifts mo para ma-reset yung CNS mo. Pag nakapag-deload ka na, ayun, okay na siguro. Pag hindi pa umepekto yun, mag-try ka na naman ng iba. Hindi deload, pull more calories from your diet. So, ayun yung solution sa plateau, boy. Napakadali lang, kaso kailangan mo lang talaga ng trial and errors pag wala kang coach. Number 3 question. Pag nag-drastically down naman weight mo, bro, ano naman ginagawa mo? Refeeds. Pag sobrang bilis bumagsak ng weight mo, mag-refeed ka.
Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-refeed, meron akong video. Nakalink naman lagi siya sa baba. Ayun. Panoorin nyo lang, matututunan nyo naman paano mag-refeed. Refeed day, meaning pala nun guys is eating not above your ano, not above tawag, not above your surplus. So, siguro pag magre-refeed ka, stay pa rin naman sa maintenance, pero refeed, bumping up your carbs, lowering your protein, lowering your fat, ganun. Ganun mag-refeed. So, mayroon video dyan sa baba. May calculation na yun. Panoorin nyo lang. 20 minutes yata yung first recording time. Lady! Magkano kayang pa-spay ng ano? Spay tawag, di ba? Pag lalaki, kapon, neuter. Pag babae, spay. Magkano kayang papaspay to? Kasi ito lang yung babae, yung pusa. Kung may lahat lalaki. Ayan. Ngayon, hanggang dito na lang yung video, guys. Susunod na juicy questions naman. Ayaw magkita-kita. So, alam nyo na. Like and subscribe para may pangkain sila. Like and subscribe. Let's go. Let's go. Basic.